Paano sa pagpapalaki o pagtuturo sa mga bata? Oh, okay. Okay, so di malimit. Ay, alam na ng mga manonood namin na kami ni Pao ay may mga anak, tatay rin kami. Baka hindi rin nila alam, eh, Joseph, tatay ka rin, di ba? Oo naman. Di lang yun, eh, guro dalawang pa. Babae. Dalawang babae. Dalawang babae, oo, two daughters, correct. So humihingi, ano ba mga payo ang may share, oo, may babahagi mo sa pagpapalaki o pagtuturo sa mga bata. O sabi na, iba yon ha, iba yon, iba ang pagpapalaki, pagtuturo. Linawin na natin ngayon yon. Okay. Magandang tanong at napakaraming maaring may sabi dito. No? Sa karanasan mo, Joseph? Actually, ang hirap. Medyo struggle yan. Kasi teacher ako, tapos nagtuturo ako sa mga sa mga estudyante ko. Nagpa-facilitate din ako ng 7 Habits for Teens. Pero hirap na hirap ako sa mga anak ko. Hindi rin nagpapaturo. Parang teacher ako ng Pilipino. Pinakamababang grades ng anak ko, Filipino. Hindi sila nagpapaturo sa akin. Nahihirapan silang magpaturo sa akin kasi nung una, mainit din ang ulo ko eh. Tsaka may konsepto ka na ganito yung paraan para matuto. So ganito yung paraan para matuto. Kasi ganito yung paraan ako natuto. So ganito yung paraan ako natuto. So parang meron na tayong konsepto, meron na akong konsepto na ito yung tama. Ito yung tama. At yun yung ginigiit ko sa mga anak ko. Dahil parang ito yung naging tama para sa akin at lumaki naman ako ng mabuting tao. Ganito dapat yung paglaki mo rin. Okay? Ganito dapat yung paglaki mo rin. Pero, ang na-discovery ko, may sariling pag-iisip yung mga anak ko. Meron din sariling pananaw yung mga anak ko. At meron din silang paraan ng pagkatuto. At kailangan yatang maramdaman ko na humihingi sila ng tulong sa akin. Kasi naniniwala sila na makakatulong ako. Kailangan ko rin maintindihan kung ano ba yung pinanggagalingan nila para na sa ganun makapagbigay ako ng tamang payo. Kasi di ba parang di ba diagnose first before you prescribe. Pag magulang, meron tayong stand na alam ko yan, magulang mo ko, dapat sumunod ka kasi papunta ka pa lang, pabalik na ako. Tapos, nakailang balik na ako. Nakailang balik na ako. Pero pwede nila isagot sa'yo, pero dad, papa, ibang daan yung tinatahak ko. Ibang daan yung tinatahak ko. Hindi tayo pareho. At doon ko na-realize na hindi may sariling pag-iisip yung mga anak ko. At siguro hindi na ito bagong kaisipan. Lumang kaisipan na ito. Actually, si Dewey, ito na yung sinasabi niya. Si Dewey, hindi si yung Dewey. Ano, hindi yung, hindi close, yung, hindi close yung, kayo, ano, yung, close kayo. Hindi yung duck. Hindi yung mga duck. Hindi si Huey, si Huey Dewey, tsaka si Louie. Pero si Dewey, isang kilala sa ano, sa larangan ng edukasyon, ang nagsasabi, hindi, kailangan yung ma-realize na hindi tabula rasa yung mga bata. Meron silang sariling karanasan, meron silang sariling pag-iisip, at meron silang sariling kontekstong binabaon kapag pumunta sila sa paaralan. At kailangan yata yun yung magtagpo. So parang ang term ko dyan ay kailangan kong malaman kung saan sila susunduin. Ganda. Maganda sa kasunduan, 'di ba? Parang sa English yung kasunduan ay parang nagkaroon kayo ng agreement. Agreement. Mas maganda yung sa Filipino, kasunduan, kasi galing siya sa sundo. Parang pupunta siya papunta sa iyo at pupunta ka rin papunta sa kanya. Magkakasunduan kayo. Nice. Susunduin niyo yung isa't isa. Susunduin niya yung isa't isa. So kailangan maintindihan ko saan siya nanggagaling. Para na sa ganun ay may kayat siya puntahan ako at alamin kung saan din ako nanggagaling. So very habit 5 siya.
At saka, very habit-fied siya. Pinapahinga, alam ko pinag-uusapan natin pagpapalaki, pagtuturo sa mga bata. Pero naalala, alam mo, sa nung binabahagi mo yun, Joseph, una ko naisip, parang swak rin yan dun sa lahat ng mga humihingi rin ng payo na, di ba, paano ko makakasundo, boss ko? Paano ko mas pamumunuan na mabuti yung mga tauhan ko ngayon? Ganun na ganun. Kasi parang kailangan tanongin mo, parang naiintindihan mo na ba siya? Inintindihan mo na ba siya, di ba? parang naiintindihan mo na ba talaga? Magpapayo ka sa kanya, naiintindihan mo na ba siya? Pero tama, at sa tingin mo, sa tingin mo nararamdaman niya na naiintindihan mo siya para pakinggan ka niya? Kasi yung traditional, di ba? Ang traditional gawain eh, ako ang boss dito, ako may alam, nakailang balik na ako dito, bibigay ko na lang sa'yo, sundan mo na lang. Diba? So, di ba parang yung mga tatay ako. At ang kulit-kulit mo, ayaw mo makinig, ulit-ulitin ko sa iyo to. Ang problema, hindi naman mahina yung pag-intindi ng mga anak natin eh. Naintindihan niya, problema, hindi applicable sa kanya. Naiba, Joseph, naibahagi nga ni Kit nung isang session namin eh. Bago mo pa nga buksan ang bibig mo, alam na nga nila ano sasabihin. Di ba? Pero nga minsan parang naaasar sila, di ba? Kasi alam na nila. Tapos ang na-discovery ko, nung sinimulan ko silang kilalanin, dati kasi, di ba, pag tinanong mo, pag-uwi sa school, parang, kumusta ka? Okay lang. Simulan ko silang kilalanin, alamin ko kung ano yung trip nila sa buhay. Tapos pagka meron silang problema, tinatanong, parang nakikipag-usap lang ako, nakikinig lang ako sa kanila. Parang pinipigilan ko talaga yung magpayo. Parang mas nagkikwento na sila sa akin ngayon. Tapos lumalapit na talaga sila para humingi ng tulong. Parang authentic na talaga na, parang lalapit ako sa'yo kasi kailangan ko ng tulong. Otherwise, pwede bang parang hayaan mo muna ako magkamali. Parang ganun. Minsan kasi gusto natin na parang alagaan mabuti, napaka-precious ninyo, kaya kailangan ganito. Hindi, kailangan, parang sila rin struggle sa kanila na parang hindi, gusto kong patunayan ngayon yung sarili ko. Lalo-lalo na yung panganay ko na ano, naggusto mag-drive. Nag-drive na siya ngayon. Pag nagda-drive siya tapos kasama ako, nararamdaman niya kapag kinakabahan ako. Kasi ingat na ingat din siya. Pero yung kasi 'di ba parang kunwari nakapatong lang yung kamay mo dun sa handbrake pero talaga naka-alistok pa na parang pag kami nangyari dito, hihilahin ko to, parang ganyan. Pero nararamdaman niya yon, parang walang tiwala sa akin yung tatay ko. So, ang ipapakita niya sa'yo ay kung ano yung katanggap-tanggap para sa akin, hindi yung authentic self niya. Kasi, pero ayaw, parang masakit yun para sa mga magulang na parang kailangan magkunwari ng anak mo para sa'yo kasi parang hindi katanggap-tanggap yung authentic self niya. So, pero, ito nga, i-ano mo nga, isige nga, para sa mga nanonood at paka, di ba, i-spell out nga natin, ispilingin nga natin, Joseph, na anong payo may ibibigay mo kung paano mo mas makikilala ang isang tao? Ha, alamin mo kung ano yung ginagawa niya. Mag-iinteresado ka dun sa ginagawa niya. Pagkatapos makipagkwentuhan ka lang sa kanya na wala talagang inaasahang kahit na ano. Alam ko mahirap yun. Ako parang ang tagal bago ko natutuhan yun. Pero parang ang na-discovery ko, ang sarap makakwentuhan ng anak ko. Pagka hinayaan mo sila magkwento lang. Na parang hindi mo ginajudge na mali yan. Okay yan, tama yan, mali yan. Dapat di mo ginawa yan. Hindi eh. Parang anong nangyayari? Bakit yun yung ginawa mo? Ah, talaga, ano. Parang sino ba yan? Parang ganun, sino ba yung, bakit biglang, ba't gusto mo uminom? Parang ganun. Kesa yung parang, ba't ka umiinom? Pareho yung tanong. Oo nga. Maganda yun. Parang, ba't ka umiinom versus ba't mo gusto uminom? Maganda. Diba yung mga bata nagsusumigaw na ano, I want to be independent. Tapos ikaw naman ang clingy mo. yun parang ganun. So pag nahanap naman nila yung independence nila tsaka
sila lalapit para maging interdependent kayo. Mm, tama. So parang ganun. Parang hayaan mo muna siya maging independent. Gusto mo kasi dependent siya sa'yo. Oh. Eh. Ikaw yung magulang eh. Parang feeling mo na parang hindi mo siya inaalagaan kapag pinabayaan mo siya. Mm. Tapos balang araw magre-reklamo, bakit ang clingy ng anak ko? Bakit ang dependent ng anak ko sa akin? Hindi siya, kasi hindi parang na. Pampalubag loob ko sa sarili ko. Parang, pati hindi ko ba siya tinuruan ng tama para nang sa ganun hindi ako maging confident. Nahayaan siya. Hindi ba niya nakita kung paano ako kumilos sa bahay? Mm. Parang ganun. Para maging confident ako na parang pipili siya ng tamang decision. So parang so, ganda po. Pag nagkamali, edi nagkamali o parang natin hindi ulitin 'yan, parang ganoon. So ang lagi yung sinasabi sa mga anak ko. Wala kang pwedeng gawin na mapagpapabawas dun sa pagmamahal ko sa iyo. Parang ganoon. So wala kang pwedeng gawin na magpapabawas dun sa pagmamahal. Lahat ng yan kaya kong yakapin. Higit pa rin yan, higit pa dyan yung pagmamahal ko sa'yo. I think yun yata. Ang problema ko pa nga dati, di ba? Parang, paano ba ituturo sa anak mo na okay lang bumagsak, pero hindi okay bumagsak? ang hirap yun, di ba? Yung parang, huwag masyadong sumamaan loob mo ma? Kasi bagsak ka. Pero hindi, huwag ka tumigil doon. Kailangan para magpulsin. Naalala ko may coachy ako, ganun. Parang, paano ko paano ko paparamdam sa mga tao na okay lang naman na magkamali. Okay lang man magkamali. Pero na hindi rin naman okay magkamali. Parang, diba? Paano nga ba yun? Paano yun? Ang sinabi sa akin nung tinanong ko yung isang Jesuita, paano ko ba sasabihin sa anak mo na okay lang bumagsak pero hindi okay bumagsak? sabi niya sa akin, Joseph, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga doon, maramdaman niya, mahal mo siya. Tapos yung mga matatandang teacher, ang palaging sinasabi sa amin, love your students to excellence. Love your students to excellence. Parang, yun yata yun eh. Parang nagalit ako sa'yo kasi mahal kita. Sumamang loob ko sa'yo kasi mahal kita. Natuwa ako kasi mahal kita. Parang ganun. Yun yata yun eh. Parang yung mangibabaw yung mahal kita kesa dun sa mali ka. Mahal kita, tapos parang hindi maganda yung ginawa mo. Hindi, dapat mahal kita. Mahal kita, kaya... Maipalabas yung alaga at yung paki mo, no, dun sa tao. Malabas yung pagmamahal na yun. Tapos totoo yun. Parang, ang hirap magpayo kasi unique palagi lahat ng experience ng pagiging magulang. Parang kahit magkapatid pa yan, iba yung pakikitungo mo dun sa isa kasi magkaiba sila. Parang kailangan wala yatang formula. Wala naman talaga. Yun yata yung kailangan palagi ang pakikinig at pakikiramdam at pag-adjust. parang yung description ko sa ano. Kasi hanggang ngayon, parang natututo ka pa rin. Siguro ako, ang idadagdag ko na lang, no? Marami ng magandang na ibahagi. Oo, sabi. Dito. Ako tingin ko, ang ibabalik ko lang dun sa nauna at wala ditong kukontra dun sa sinabi ni Joseph. Ano lang, idadagdag ko lang ba? Siguro dun sa... Sabi nyo nga kanina, no, iba yung pagpapalaki sa kapagtuturo. Siguro ang isang mahalagang tanong eh, ano ba ang gusto nating ituro sa lahat ng ginagawa natin? Whether sa pagmo-model, sa pag sinasabihan natin sila, o pag binibigyan natin sila ng ito ang tama, ito yung mali. Siguro mahalagang tanong, ano ba yung gusto nating ituro? Gusto ba nating ituro sa kanila kung paano maging isa pang Paolo, isa pang daddy, isa pang mommy, isa pang magulang? So kumbaga reflection natin, mirror image natin. O gusto ba nating, sabi nga ni Joseph, gusto ba nating matulungan sila na maging pinakamaganda o pinakamabuting version ba nila ng sarili nila, kung sino man yun, kahit
ibang-iba sa sarili natin. Di ba? Yun yung, and tingin ko doon tayo nahihirapan eh, kasi hindi tayo pamilyar doon eh. Hindi yun yung nakasanayan natin. Hindi yun, ano, hindi yun, totoo, gusto ko yun, hindi nakasanayan. Hindi sinasabi hindi posible, pero hindi nga nakasana. At ito,